Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So quick update muna tayo sa Game 5 ng Los Angeles Lakers at ng Memphis Grizzlies. Nasa Memphis nga ang matinding pressure patungo sa game na ito dahil win or go home na ito para sa kanila. Maganda ang nagsimula ng Memphis mga kaibigan. Agresibo si Morant at si Desmond Bain. Ngunit si Brooks nga ay nagkakalat pa rin talaga sa opensa. Quick 8 points ang ginawa ni Rui Hachimura off the bench. Ngunit magkakasunod ng 3 points ang ginawa ni Luke Kennard at Desmond Bain upang ipalobo ang lamang ng Memphis sa 14 points pagkatapos ng unang quarter sa score na 38-24. Sa second quarter naman ay patuloy ang mainit na performance ng backcourt duo ng Memphis. Sa isang play din ay tinalunan ni Morant si LeBron na talaga naman gumising sa crowd ng Grizzlies. Hindi nga mahanap na LeBron ang kanyang opensa sa game na ito. Lumobo sa 17 points ang biggest lead ng Memphis. Ngunit natapos ang first half sa score na 61-52. 9-point lead para sa Memphis Grizzlies. 21 points, 4 rebounds, 4 assists na si Desmond Bain at 18 points, 6 rebounds naman kay Ja Morant. Sa Lakers naman ay nag-step up na si AD, 18 points at 10 rebounds si Anthony Davis. Subalit si LeBron nga ay nagtala lamang ng 6 points, 4 rebounds on 2 of 9 shooting sa field at 0 of 4 shooting sa 3 points while also having 5 turnovers. Gumawa ng sarili niyang 8-0 run si D'Angelo Russell upang ibaba sa 1 point ang lamang ng Memphis sa simula ng 3rd quarter. Ngunit sumagot nga si Morant ng kanyang sariling run. Nagising na din si LeBron at magkakasunod na puntos ang kanyang ginagawa. Subalit nagliab nga talaga si Morant sa quarter na ito at talagang tinusta niya ang depensa ng Lakers. Hanggang sa nabaon na nga nila ang 18-point lead patungo sa 4th quarter. Sa 4th quarter naman ay hindi na nga kinaya ng Lakers na makabalik pa sa lamang ng Memphis na umabot pa sa mahigit 25 puntos. Sa huli ay nakuha nga ng Memphis ng dominant win kaya naman may game 6 pa tayo. Nanguna dyan ang big 3 ni Bane, Morant at Jackson Jr. na nagtala ng mahigit 90 points combined at 25 rebounds. Sa Lakers naman ay 31 points, 19 rebounds si AD, 17 points, 8 rebounds si Austin Reaves at 15 points, 10 rebounds si LeBron James. Isama na din natin sa update na ito na inanunsyo na ng Los Angeles Clippers na si Kawhi Leonard ay nagtamo ng torn meniscus na injury. At ito nga ang dahilan kung bakit siya ay out sa remaining games ng Clippers noong playoffs. Sa first 2 games ay nag-average siya ng 34.5 points, 6.5 rebounds and 6 assists per game on an average playing time of 40 minutes per game. Buong regular season nga ay naglo-load management si Kawhi dahil kakabalik lang nito mula sa ACL injury. At ngayon ay nagtamo na naman siya ng torn meniscus. At this point ay hindi pa natin tiyak kung magiging handa na ba siya maglaro sa simula ng susunod na NBA season. Para nga sa iba ay panahon na daw na mag-retire. Dahil 2 beses na siya nagtamo ng torn quad, isang torn ACL at isa pang torn meniscus. Walang duda na sobrang galing pa ni Kawhi tuwing available siya. Ganun pa man para sa Clippers nga ay hindi natin alam kung ano ba ang dapat nilang gawin. Mahirap din nga i-trade ang injured na Kawhi Leonard. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?